Kate's point of view. Are you alright, Iha? Marahang pagtapik sa aking balikat ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ha? Oho, pasensya na ho pero... Sunod-sunod akong napalunok at hindi napigilan pa ang mga luhang kumakawala. Kaya bahagya akong napayoko upang hindi nito yon mapansin. Pasimple ko rin itinago ang mga kamay kong nanginginig. Aatras pa ba ako? Alam kong hindi na pwedeng umurong pa. Para sa buhay ng kapatid ko, kaya ako to ginagawa. Kaya pilit kong nilunok ang aking pride at kahihiyan. Ito na lamang ang tanging paraan na naisip ko. Hindi ako nakapagtapos ng high school, kaya wala akong matinong trabaho na maaaring pasukan. Gayunpaman, alam kong hindi rin sasapat. Kailangan kong kumapit sa patalim para mailigtas ang buhay ng nag-iisang pamilya ko. Dahil hindi ko kakayanin pang magpatuloy kung pati siya, tuluyan ang mawawala sa akin. Come here, Iha. Entertain this old man. I'll give you a bonus if you make him happy. Nakangising saad pa nito. Bigla akong kinalabutan ng hilahin ako nito palapit at pinaupo sa kanyang kandungan. Kagat labing nag-iwas ako ng paningin dito. Pero pilit nito akong pinapaharap sa kanya. Matindi na ang pagkakuyom ko sa aking mga kamao. At alam kong bahagya ng namumula ang aking mga palad. It's now or never. Para sa iyo to, bunso. Patawarin mo si ate. Pagbabalik tanaw. Ate, ang dami naman ito. Para sa akin po ba ito lahat? Tuwang-tuwa pang saad ng kapatid ko habang inilalatag nito sa sariling higaan ng mga pinamili kong coloring and storybooks, crayons at iba pa na hilig naman ito. Nakakatuwa lang dahil imbis na laruan ang gusto nito, gaya ng ibang kabataan, mas hiniling nitong magkaroon ng mga gamit pang eskwela na maaari nitong gamitin sa paglilibang. Nasa edad 7 pa lamang ito, pero dahil sa karamdaman nito, hindi nito nagawang maranasang pumasok ng paaralan. Kaya ako ang nagsilbing guro nito habang nagpapagaling sa bahay. Ginitian ko ito ng matamis at bahagyang ginalo ang may kanipisa na nitong buhok. Oo naman bunso, nagustuhan mo bang pasalubong ni ate? Lumawak din lalo ang ngiti nito at mabilis na tumayo sa higaan para lang yakapin ako na ikinataranta ko naman kahit natatawa ko. Siyempre naman po, maraming salamat ate, you're the best! Masayang anya. Hinagod-hagod ko naman ang likod nito at maingat na muli itong pinaupo dahil baka matanggal lang nakakabit sa kamay nitong dextrose. O siya, tama na yan. Maupo ka na lang. Huwag mo nalit gagawin yun ha. Alam mo namang bawal mabigla ang katawan mo eh. Paalala ko pa rito, pero hindi nawawala ang ngiti sa aking mga labi. Tumangutang naman ito habang masayang binubuklat ang mga librong binili ko. At doon na napunta ang atensyon nito na hinayaan ko na lamang. Naiiling na ipinagpatuloy ko ang pag-ayos sa mga pinamili kong prutas sa drawer cabinet na naroroon. Tumalikod ako rito at marahang pinalis ang takas na luhang kumawala sa aking mga mata. Lord, sana naman po makasama ko pa siya ng mas matagal. Huwag niyo naman huhayaang mawala siya sa akin. Siya na lamang ang kaligayahan ko eh. Piping dalangin ko. Pangatlong araw at gabi na namin sa ospital. Na-confine ng kapatid ko nang maisugod ko siya rito. Pagkatapos umatake ng sakit niya na noong una ay wala kaming kaalam-alam dahil wala nga kaming halos ipambili ng gamot niya. Kaya hindi ko man lang nagawang patingnan siya sa isang espesyalista. Nitong huli ko na lamang nalaman nang may nagmagandang loob na tumulong sa amin nang bigla na lang hinimatay ang kapatid ko habang naglalakad kami sa daan. Noong una, hindi pa malaman kaya common medicine and vitamins lamang ang nireseta ng pediatrician niya. Inirekomenda kami nitong ipagpatingin sa doktor na nasa private hospital mismo para malaman at maagapan ang sakit ng kapatid ko. Subalit dahil sa kahirapan, naging pabaya ako hanggang sa hindi namin inaasahang lalala pala ang kalagayan niya na malaki ko namang pinagsisisihan dahil wala akong ginawang paraan. Ang kapatid ko ay merong brain tumor and sad to say, nasa early stage 4 na ito. Kaya ramdam na niya mga sintomas at madalas na itong umaatake. Isa lamang ang pananakit ng ulo nito
at pagsusukas ay ilang sintomas na siyang pinakamatindi itong nararamdaman at nararanasan. Minsan, nagiging makakalimutan na rin ito at nagiging maramdamin. There's also a time na humihina na rin ang pandinig nito. At isa sa binabantayan namin ay kapag inaatake ito ng seizure, na sa awa ng Diyos ay hindi naman madalas ang nangyayari. Sobrang hirap at sakit. Hiniling ko na sana, ako na lang. Bakit siya pa? Sobrang napakabata pa niya. At alam kong malayo pa sanang mararating niya dahil sa ang kanyang talino. Bakit kailangan pa itong mangyari sa amin? Kaming dalawa na nga lang ang naiwan dito sa mundo. At tanging ako lamang ang maaasahan ng kapatid ko. Hindi ko kakayanin kung isa sa amin ay mawala pa. Paano na ako? At paano na siya? Pero mas kahilingan ko na lang na ako na ang maunang mawala sa kanya. Marami pa akong pangarap para sa kapatid ko. At gusto kong matupad ang lahat ng yon. Gusto kong makapag-aral siya at magkaroon ng normal na buhay. Pero bakit ang lahat ng yon ipinagkakait sa amin? Iha, your sister needs to undergo a chemotherapy immediately, before it's too late. And about the operation, I don't think na kakayanin niya pa. Pero hindi na tayo pwedeng maghintay pa ng isa pang taon because it will become malignant when the tumor spread faster than we expected. So kailangan mo maghanda para sa isasagawang surgery at sa magiging therapy niya. And I don't think makakalikom ka ng ganoong halaga sa madaling panahon lamang. You need 1.5 million for that. Huwag ka mag-alala dahil sagot na ng ospital ang operasyon niya. Ang kailangan mo nalang paghandaan ay ang pera para sa therapy procedures niya. Paliwanag pa ng doktor pagkatapos ako nitong tapikin sa balikat. Po, 1.5 million? Halos hindi ako makapaniwala. Saan naman ako kukuha ng ganun kalaking halaga? Kahit ibenta ko pang sarili kong kaluluwa sa demonyo, alam kong hindi pa rin yung sasapat. Sunod-sunod akong napalunok at sandaling napapikit at napahilamos ng mukha. I'm sorry, Iha, but we already did what we can. That's the only help we can give you. Please excuse me. Kaagad na itong nagpaalam na mababakas din ang awa para sa akin. Pero alam ko namang ginawa na nito ang lahat para lamang gumaan ang pasanin ko. Kung hindi naging sagot ng sponsor ng ospital ang surgery ng kapatid ko, sa malamang umabot pa ng ilapang milyones ang kakailanganin kong halaga para lang tuluyang mapagamot at gumaling ang kapatid ko. Alam ko rin 50-50 lamang ang chance na makasurvive ito. Pero determinado na ako at ayokong mawala ng pag-asa dahil lumalaban pang kapatid ko at nagpapakatatag din ako para rito. Ipinapakita ng kapatid kong malakas siya para mabawasan lamang ang pag-aalala ko para sa kanya. Kaya hindi ako pwedeng sumuko na lang basta-basta. Katatapos ko lamang magdasal sa maliit na kapilya ng ospital. Ngayon ang unang araw ng operasyon for craniotomy. At dalawang uri pa ng surgery na kailangan pang gawin kay Kathleen, ang nag-iisa kong kapatid at karamay. Sana lang maging matagumpay ang isasagawang operasyon. Ang poproblemahin ko na lang ay kung saan ako kukuha ng para sa tatlong klase pa ng therapy niya. Suntok sa buwan kung tutuusin. Pero kailangan kong gumawa ng paraan. Nagdoble kayod na ako at halos wala na akong tulog at pahinga. Para lang matustusan ang pangangailangan ng kapatid ko. Pero alam kong hindi pa rin sapat ang lahat. Parang gusto ko nang subukang kumapit sa patalim. Dahil iyon na lamang naisip kong paraan para mapabilis ang paglikom ko ng kakailanganin kong salapi. Subalit malaki ang takot ko sa kanya. Hindi pa ako hibang para gawin yon, pero kung wala na talagang ibang paraan, ano pa bang magagawa ko? Lahat na ng kakilala ko't kasamahan sa pinagtatrabahuhan kong fast food chain ay hiningian ko na ng tulong. Nagpatulong na rin ako sa kaibigan kong bakla para sa fundraising, pero alam kong wala rin akong mapapala. Dahil isa lang ang kapatid ko sa may mga ganoong rare case. Alam kong walang may bukas palad na basta nalang handang tumulong sa tulad naming dukha. Wala akong kakilalang kamag-anak maliban sa mga magulang naming pareho ng namayapa. Ni hindi namin alam kung may mga kamag-anak pa ba sila.
Kaya solo ko ang lahat ng responsibilidad at problemang kinakaharap namin ngayon. Matagal ko nang gustong sumuko, pero nariyan ang kapatid ko na nagsisilbing lakas ko, kaya patuloy akong lumalaban. Hanggang sa wala na nga akong iba pang malalapitan, kundi ang lunukin ng aking pride at gumawa ng kasalanan. Para sa kapatid ko, gagawin kong lahat. Patawarin mo po ako, Panginoon ko. Are you ready? Oh, ano yung naimut-umut mo dyan, Gaga? Andito na tayo. Atras ka pa ba? Alalahanin mong kapatid mo. Mas kailangan kanya ngayon. Sikmat pa ng kaibigan kong bakla. Ito ang nagrekomenda sa akin na pasukin ang ganoong trabaho. Kung desperado na talaga akong kumita ng malaki. Humugot ako ng hangin at marahas na napabuga. Bahagya ko itong inirapan ngunit hindi ko napigilang panginginig dahil sa hiya at takot. Nang pasadahan ko ng tingin ang kasalukuyan kong suot, halos matunaw ako sa aking kinatatayuan. Wala sa sariling nayakap ko ang katawan. Bigla akong pinanlamigan. Sunod-sunod akong lumunok at piping na nalangin na muli akong patawarin at bigyan ng lakas ng loob. Sige, handa na ako. Halos pabulong na lang pagkakasambit ko, kaya nasinghala na naman ako ng kaibigan ko na mukhang nagsisilbing tukso at alagad ni kamatayan. Patawarin niyo rin ho sana siya sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pikit-matang nagsimula akong gumiling sa gitna ng entablado at napapakagat sa labing pinasadahan ng haplos ang ilan sa parte ng aking katawan. Gusto kong maglupasay at magpalamon sa sahig, pero pilit kong tinatataga ng aking loob. Nagbibingi-bingihan ako sa mga naririnig at nagbubulag-bulagan sa aking mga nakikita habang patuloy na sumasayaw ng nakakaakit sa gitna ng entablado. Ipinagpapasalamat ko na lamang pagkat nakasuot ako ng maskara, kaya hindi nakikita ng mga ito ang tunay kong emosyon. Ang pandidiri sa sarili at pagkakasuklam sa mga taong nakapaligid sa akin na mababakasan ng paghanga at pagkahayok sa laman. Nang matapos, dali-dali akong bumalik sa nagsisilbing dressing room sa likod ng stage. Kumawala ang pinipigilan kong mga luha at tuluyan akong humagulgol ng iyak habang pilit pinupunasan at inaalis ang makapal na makeup sa aking mukha. Kaagad din akong nagpalit ng bihisan nang hindi pa bumabalik ang iba sa amin. Umiiyak ako habang nagpapalit ng damit. Hindi ako makapaniwala sa aking nagawa, kaya nanginginig ang mga kamay ko habang ibinobotones ang aking pantalon at polo. Napalingon ako nang biglang bumukas ang kurtinang nagsisilbing harang ng kwartong iyon. Oh, aalis ka na ba agad dyan? May customer ka pa. Ayaw mo na bang ituloy? Uuwi na muna ako. Masama ang pakiramdam ko. Baka hindi ko na kayang... Halos hindi ko na madugtungan ang aking naisabihin. Kaya yumuko na lamang ako habang patuloy sa ginagawang pagliligpit. Pero pinigilan ako ng kaibigan kong bakla. Okay ka lang? Narito ka na, mag-iinate ka pa ba? Pinagtaasan ako nito ng kilay. Namewang pa ito sa harapan ko. Alam mo, Inday, alam ko namang hindi mo kayang sikmurain ang ginagawa mo ngayon. Pero sa tingin mo, may iba pa bang paraan? Ni pareho lang naman tayong hindi nakapagtapos. Kaya dapat, gawin mo ring matigas yung puso mo paminsan-minsan. Alam mo namang hindi ko kaya. Pero hanggang dito na lang talagang kaya ko. Hindi ko matim na magbenta ng sarili para lang sa... Kahit alam mong ito lang ang tanging paraan para makasama mo ng matagal ang mahal mong kapatid. Panghihikayat pa nito. Sunod-sunod naman akong napailing at napakagat ng mariin sa mga labi ko. Hahanap na lang ako ng ibang paraan. Alam kong meron pa. Pinutol ako nito at ipinakita sa akin ang hawak-hawak nito. Nagawa pa nito yung iwagayway sa harapan ko. What about this? So, ayaw mo pa rin. Anito pa. Hinablot ko naman ang papel na hawak nito at nalaman kong isa pala yung cheque. A blank check. Kanino galing to? At bakit blanko? Muli nitong hinablot yon pabalik at napangisi sa akin. You can have it if you want. All you need to do is entertain the one who gave it to me. So, wanna grab it? Maarting saad pa nito na ikinalunok ko. And oh,
Ikaw na rin daw ang bahalang maglagay ng halagang kakailanganin mo. What? Hindi ka ba nagbibiro? Kahit magkano raw ba? Paniniyak ko pa habang nanlalaki ang mga mata. Masaya naman itong tumango-tango. Pero nung naroroon na ako, halos mag-alumpihit ako paatras nang makita ang magiging customer ko. Isa iyong may edad ng lalaki na mukhang mas matanda pa sa lolo ko. May resistensya pa rin bang matandang to? Bigla akong kinalabutan sa naisip, pero hindi ko na magagawang umatras pa dahil naroroon na ako at iyon na lamang ang tanging paraan. Hello there, sweetie. You look stunning and beautiful. Come here. Wika nito nang makita ko at tubili naman akong lumapit dito. Pero bago pa man maganap ang dapat mangyari, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari na siyang ikinagimbal ng diwa ko, na siyang tuluyang nagpahina naman sa akin. Kahit gusto ko pang ipagpasalamat dahil hindi natuloy ang masamang balak sa akin ng matandang magiging unang karanasan ko sana. Maraming dumating na pulis at nireid ang naturang club kung saan naroroon ako. Pero bago pa ako mahuli, agara na akong tumalilis ng mabigyan ng pagkakataon. Hindi ko na inalam pa kung nahuli bang kaibigan kong bakla. Dahil pagkatapos kong makawala sa matanda, sinamantala ko na rin ang pagkakataong makatakas nang walang may nakakapansin. Mabuti na lang at nakuha ko ang perang pinaghirapan ko sa pagsasayaw. Iyon nga lang, sobrang laki ng panghihinayang ko dahil ang cheque na makukuha ko sana sa matanda ay naging bato pa. Solve na sana ang problema ko. Pero nakahinga naman ako ng maluwag dahil tuluyang hindi nadungisan ang puri ko. Subalit nakaramdam pa rin ako ng pagka-guilty dahil sa ginawa ko kanina. Hindi ko nga naisuko ang aking pinakakaingat-ingatan. Narungisan pa rin naman ang pagkatao ko pagkatapos kong ibilyad ang katawan ko sa harapan ng mga makasalanang nilalang. Hindi man ako totally nahubad, pero parang ganun na rin dahil sa uri ng tingin ibinibigay nila sa akin. Lord, I'm so sorry. Hindi na ho mauulit. Forgive me, please. Pipindalangin ko. Nang marating kong ospital pagkatapos kong makapaglinis ng katawan, kaagad kong pinuntahan ang kinaroroonan ng kapatid ko. Naabutan ko itong kasalukuyang mahihimbing sa pagkakatulog. Hinaplos ko ang pisngi nito. Hindi ko maiwasang lalong maawa sa kalagayan nito. Nababalutan ng benda ang uli nito habang marami pa rin tubong nakakabit sa katawan niya. Successful ang surgery nito ngunit lalong naging vulnerable sa paningin ko ang kapatid. Nakasuot ako ng lab gown, mask, pantakip sa ulo at gloves nang pumasok ako sa loob. Dahil hindi pa ito naililipat ng silid, dahil kasulukuyan pa rin itong nasa ICU para i-monitor at obserbahan ang kondisyon. Munti ka na rin kasi itong mag-50-50 dahil halos hindi nito kinayang ginawang operasyon. I'm sorry, bunso. Malupit ang tadhana kung bakit kailangan mo itong maranasan. Magpakatatag ka lang, bunso, dahil pinipilit din ni ating magpalakas para sa'yo. Hindi na ako nagtagal pa roon dahil ilang minuto lamang ibinigay sa aking oras. Hihintayin ko na lamang na mailipat ito sa silid para tuluyan ko na ang makasama. Aalis na muna si ate bunso ah. Sleep well. Pagkatapos kong bahagyang pisilin ang braso nito, kaagad na akong lumabas para magawa ko na rin punasan ng kanina pang dumadaloy kong mga luha. Ate, maganda pa rin ba ako kahit wala na akong hair? Inusenteng tanong ni Kathleen habang nakatingala sa akin. Kasalukuyan ko itong binibihisan. Nakasuot din ito ngayon ng bonnet sa ulo para takpan ang nakakalbo na nitong anit. Nakakaawa siyang pagmasdan pero pinipigilan ko ang aking emosyon. Ayokong ipakita rito ang kahinaan ko. Kaya pilit ko siyang initian. Oo naman! Kahit ano pang maging anyo mo, maganda ka sa paningin ate. Kaya huwag ka na malungkot, okay? Hayaan mo sa birthday mo, may surpresa si ate para sa'yo. Talaga po? Namilog naman ang mga mata nito. Natatawang tumangutangu ako habang hinahaplos ang pisngi nito. Talagang talaga, saad ko pa. Ano pong surpresa niyo, ate? Wait, bakit ko naman sasabihin sa'yo? Surpresa nga, di ba? Pinagtaas baba ko ang aking mga kilay na ikinanguso naman ito.
Ah, basta ate, kahit ano pa po yan. Masaya na ako kasi magkasama tayo. Kahit wala na pong handa, ayos lang. I love you, ate. You're the best ate in the whole wide world. Anito pa, nakaagad tumayo at niyakap ako. Nabahagya kong ikinabigla. Tuluyang dumalo yung mga luha sa aking pisngi na tila hindi maubos-ubos. Sinuklian ko rin ang mas mahigpit pang yakap. I love you rin, bunso. Huwag kang mag-alala. Narito lang si ate. Hindi ka ni ate pababayaan at iiwan. Ano man ang mangyari, ha? Gumaralgal ang boses ko nang hindi ko na napigilan pa ang aking emosyon. Ate, hindi na po ako makahinga. Oh, sorry. Natawa kami nito pareho habang palihim kong pinupunasan ang takas kong mga luha. It's been 3 weeks since her last surgery. 2 days natulog ang kapatid ko. At habang nagpapagaling, siya namang hanap ko ng paraan para matuloy na makalikom ng salapi. Hanggang sa magtagpo ang landas namin ng ninong ko na matagal ko nang hindi nakikita mula nang pinili nitong mag-migrate sa ibang bansa kasama ng napangasawa nito. At doon, nagkamustahan kami at nagkwentuhan hanggang sa inamin ko sa kanya ang kasalukuyan kong problema. Sobrang tuwa ko naman ang sabihin nitong tutulungan niya kami. Kaya laking pasasalamat ko nang matutuloy na ang pagpapakimo ni Kathleen. At naging successful naman yon, maging sa pagpaparadiation niya. Sobrang tapang at lakas ng kapatid ko, kaya nakaya niya ang lahat. Pero ang lahat ay may kapalit. Nagkaroon kami ng kasunduan ni Ninong. At yon ay once na tuluyang gumaling si Kathleen. At sa tuwing maiisip ko ang tungkol doon, hindi ko maiwasang malungkot. Pero natutuwa pa rin ako sa magiging kinabukasan ng mahal kong kapatid. Lahat, gagawin ko para sa kanya. Kate's point of view. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Now, make a wish before you blow the candle, okay? Ginawa naman ito ng sinabi ko. Pumikit ito at saglit na nanalangin bago nito hinipan ang kandilang may letrang 8 sa gitna ng rectangle-shaped na cake. Nagsipalakpakan naman ng mga doctors, nurses at ilang pasyenteng dumalo sa kaarawan ni Kathleen. Sa mismong pribadong silid na inuokupan nito namin, idinaos ang birthday nito. Nagsiambaga ng mga nakakilala sa aming magkapatid at sa mga naaawa sa bata at mga pasyenteng naging kaibigan ng kapatid ko. Masaya ang lahat sa araw na yon. Nagpapasalamat din ako dahil sa kabutihan ng mga tumulong sa amin. Sagot na rin ang personal doctor ni Kathleen ang binili kong cake na siya rin nagbigay ng silid na iyon sa amin. Dahil halos doon na nakatira ang kapatid ko. Sensitibo ang lagay nito kaya kailangan talaga na hiwalay ng silid nito sa ibang pasyente. At dahil sa awa ng doktor, lalo na mula nang malaman nitong ulila na kami, nagmagandang loob itong sagutin ang pag-upa ng isang private room na para lamang sa mga may kaya. Thank you. Maraming salamat po sa pagdalo. Pasasalamat ko pa sa mga dumalo na nagawa pang mag-effort sa pagbibigay ng regalo para sa kapatid ko. Panay rin ang pasasalamat ni Kathleen sa tuwing inaabot nito ang mga regalong natatanggap nang may malawak ng ngiti sa mga labi. Suot-suot pa rin itong paboritong kulay purple na bonnet na may design na bulaklak na ako mismo ang gumansilyo. Ngunit mukhang nagtataka na rin ito kung bakit pati ako'y nakasuot din ng bonnet na kulay itim naman. Hanggang sa mukhang hindi na ito nakatiis pa. Ate, ba't may suot ka rin pong takip sa ulo? Nilalamig ka po ba? Nagtataka pang tanong ni Kathleen. Hindi na napigilan ng kanyang kuriosidad. Subalit, hinintian ko lamang ito. Diba, sabi ko sa iyo may sorpresa si ate sa'yo? Hinaplos-haplos ko ang pisngi nito. Opo, at excited na nga po kung malaman yun eh. Masayang bulalas pa nito. Gumiti naman ako rito ng pagkatamis-tamis. Mukhang weird yun sa paningin ng iba pero mukhang hindi naman yun pansin ni Kathleen. Dahil ang isipan nito'y nakatuon lamang sa sorpresang tinutukoy ko marahil. Pagkatapos magsalo-salo ang lahat, isa-isa na rin nagpaalam ang mga dumalo. Dahil ang ilan sa kanila may mga duty pa. Sobrang nagpapasalamat naman kami ng kapatid ko at halos maiyak pa nga dahil hindi ko talaga inaasahan yon. I felt blessed kahit
Nakagawa ako ng pagkakamali. Ready ka na ba, bunso? Yes, ate. Ano po ba yun? Pinapakaba mo naman ako eh. Kunway reklamo pa nito habang nakanguso. By the way, this is my gift for you. Ipinakita ko ang regalong nasa loob ng paper bag na itinabi ko kanina. Buksan mo na. Masayang pangumbinsi ko pa. Wow! Ang ganda, ate. Thank you po. Yumakap ito sa akin at pinupugpa ko nito ng halik sa pisngi na ikinatawa ko na lamang. The best ka talaga, ate. Salamat po dahil hindi na ako mahihiya sa friend ko. Tukoy nito sa pasyenteng bata rin na naging kaibigan na nito, na noong una'y nagawang pagtawanan ng kapatid ko dahil sa nakakalbo na ito. Pero nang maglaon ay naging close na rin ito pagkatapos malaman ang kwento tungkol sa sakit ni Kathleen. Isa pa nga ito sa nagbigay ng regalo na gustong gusto naman ng kapatid ko. Isa yung baby doll na walang buhok na pwedeng bihisan. At tuwang-tuwa naman ang bata ron. Kesa mainsulto ito, kamukha raw kasi nito yon, sabi pa nito. Napasimangot ako dahil sa tinura nito. Inaasar ka pa rin ba niya kapag kayong dalawa lang? Kunway inis kong tanong. Madalas rin kasing dumalaw ang batang yon sa kapatid ko kapag may pagkakataon. At minsan, naabutan ko rin nag-aasaran ng dalawa. Naku, hindi naman po. Eh kasi ate. Kalimutan mo na nga lang yun. Alika, isukat na natin. I'm sure you look more prettier than ate. Pagsuot mo na to. Pambubola ko pa rito. Si ate talaga. Pare-pareho naman po tayong maganda, ate. Sa'yo kaya ako nagmana. Pambubola rin ito. Pabalik na ikinailing ko. Wow ate, I look so pretty na. Manghang-manghang sambit nito habang pinagmamasa ng sarili sa maliit na salamin. Hinaplos ko naman ang hanggang balikat nitong wig. Iyon ang regalo ko rito. At masaya ako dahil imbis na ma-offend nito, ay lalo pa nito yung ikinatuwa. Mababakas ang kagalakan sa anyo nito na ikinataba naman ang puso ko. Siyempre naman, ikaw pa ba? Salamat ng marami ate. This is the best birthday ever. 1,000 kisses for the best ate in the world. Natawa na lang ako nang muli ako nitong pupugi ng halik sa buong mukha. Ate, picture tayo para may remembrance tayo. Pakiusap pa ni Kathleen sa akin. Oo ba? Wait lang. Inihanda ko naman ang camera ng mumurahin kong cellphone. Okay, game? Say cheese. Wait lang ate. O bakit na naman? Pwede bang tanggalin mong suot mong bonnet? Gusto ko nakababa rin ang mahaba mong buhok. Natigilan naman ako dahil sa naging request nito. Bahagya akong napalunok at nag-iwas pa ng paningin dito. Okay lang bang hindi na lang? Ano kasi? May problema po ba? Ano po bang meron sa... Teka, sandali lang. Pero huli na ang naging babala ko dahil mabilis nitong tinanggal ang suot kong bonnet. Napanganga naman ito at nanlaki ang mga mata. Napatakip din ito sa sariling bibig at maang na napatingin sa akin. Ate, ano pong nangyari sa buhok mo? Charan! Ito talagang sorpresa ko sa'yo. Happy birthday ulit, bunso! Dali-dali ko itong niyakap kahit bakas pa rin ang pagkabigla sa anyo nito. Ngunit nagtaka ko ng maramdamang bahagyang gumuyugyog ang mga balikat nito. Kaya muli ko itong hinarap nang may pagtataka. Bunso, bakit? Ayos ka lang ba? Pilit kong pinalis sa mga luha nito. Hindi ko maiwasang mag-alala nang lalo pa itong napahagulgol. Ate, ginawa mo po ba ito para sa akin? Di mo naman po kailangan gawin yan eh. Paano po kung kayo naman ang pagtawanan nila? Bakit mo yun ginawa, ate? Paimpit nitong umiyak habang patuloy ko rin hinahagod ang likod nito. Oh, wala naman pong problema kung ako lang ang ganito eh. Lalo pa itong gumawa, kaya lalo ko itong kinulong sa aking mga bisig. Shh! Tahan na bunso. Huwag ka na mag-alala. Okay lang naman kay ate. Ayaw mo ba noon pareho na tayo? Kaya huwag ka na umiyak. Pagpapatahan ko pa rito habang patuloy na hinihimas ang likod nito. Sa huli, tumahan na rin ito. Pagkatapos kong takuti na lalong ikakasama yun ang loob ko kung hindi ito titigil.
Pero ang totoo, alam ko na lalong makakasama sa kapatid ko ang paglalabas nito ng matinding emosyon. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang tumahan din ito at naging maayos na ang paghinga. Now, say cupcake! Cupcake! Pilit naman itong ngumiti sa camera. Ate, isa pa nga! Request pa nito na kaagad ko namang pinagbigyan. Okay, sige. So, say ice cream! Ngunit bago ko pa matapang click button, mabilis na tinanggal ni Kathleen ang suot niyang wig at bonnet kong suot. Napangiti pa itong umakbay sa akin na bahagyang ikinagulat ko naman. Pero kaagad ding nakabawi at pinindot ko ang click button. At sa litrato, pareha silang masayang nakangiti habang magkadikit ang kanilang mga pisngi na tila walang problemang kinakaharap. Kung sino man ang makakakita, tiyak, kesa ang matawa, marami pa rin ang maaantigan namdamin. Dahil nagawa lang namang magparaya ng isang ate sa kanyang kapatid na nalalabi na lamang ang buhay sa mundo. Nagawang magpakalbo ni Kate para damayan ang kapatid. Ma, pa, ipagdasal niyo rin po sana na tuluyan ang gumaling si Bunso. Hindi ko na ho kakayanin pa kung pati siya tuloy ang mawala sa akin. Siya na lang ang meron ako eh. Namimiss niyo na rin ho ba siya? Kaya parang gusto niya siyang kunin sa akin. Huwag naman po muna. Please. Tuluyan kong isinubsob ang aking mukha sa aking mga palad habang nakatukod ang mga yon sa aking mga tuhod. Kung saan, kasalukuyan ako ngayon nakasalampak ng upo sa damuhang malapit sa puntod ng aking mga magulang. Magkakasunod silang kinuha sa amin. 18 ako nang namayapa si Papa dahil sa isang aksidente. Habang nauna namang kinuha ng may kapal si Mama, 16 pa lang ako. At 2 years old pa lang si Kathleen na mga panahong yon. Namatay naman ito dahil sa malubhang karamdaman na nang maglaon ay nalaman naming may breast cancer pala ito. Hindi na agapan ng sakit nito dahil nagawa iyong itago ni Mama sa amin, lalo na kay Papa. Huli na nang malaman yun ni Papa kung saan naging malignant na ang sakit nito at hindi na kaya pang gamutin. Marahil, dito rin naman ng kapatid ko ang pagkakaroon ng cancer. Mapait akong napangiti na tumingala sa kalangitan na tila nagbabadya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Marahas kong pinalis ang taksil kong mga luha at nagpa siyang umalis na. Nagmamadali akong bumalik sa ospital para muling bantayan ang kapatid ko. Kailangan, nasa tabi lamang ako nito palagi dahil napapadalas na ang pag-atake ng mga side effects ng pagpapakimo nito. Ayaw kong tuluyan ako makalimutan ng kapatid ko dahil lang sa sakit nito. Kaya kahit kailangan ko pang lalong kumayod para sa natitirang gamutan nito, mas kailangan pa rin ako ng kapatid ko sa tabi nito. Sobra-sobra na ang tulong na naibigay ng mag-asawa sa amin. Kaya hindi ko nahahayaan pang lalong lumaki ang utang na loob ko sa kanila. Nahihiya na ako kung kakapalan ko pa ang aking mukha para lang sagutin nila ang maintenance na gamutan na kailangan ni Kathleen. Sobrang malaking abala nang nagagawa ko sa kanila. Isang therapy session na lang kailangan ni Kathleen para tuluyan ng maglaho ang tumubong tumor sa utak nito. Sa tulong ni Ninong, may mabuting loob na bukas palad na nag-donate para sa huling pagpapagamot ng kapatid ko. Hindi man sapat yon, malaking bagay na rin yon para sa amin. Dahil maliit na halaga na lang ang kakailanganin kong ipunin. At sa susunod na buwan na yun isasagawa. Sana lang din, kayanin pa rin ang kapatid ko. Habang paakyat na ang elevator na sinakyan ko, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Nasapok ko ang aking sentido at mabilisan na patukod sa glass wall ng elevator. Nang tingnan ko ang aking sariling reflection sa salamin, halos dumoble ang aking nakikita. At napansin ko ring bahagyang namumutla ang aking mga labi. Halos wala na rin kulay ang aking mukha. I also looked haggard. At sa unang pagkakataon, na-conscious na ako sa aking sarili. Ngayon ko lang napagmasdang muli ng mabuti ang aking refleksyon. Bahagyang nanlalalim ang aking mga mata. Pumayat din ako dahil sa sobrang stress at pagpupuyat. Halos magkayod kalabaw na rin kasi ako na pilit ko lamang binabaliwala. Dahil alam kong mas kailangan ako ng kapatid ko. Kaya eto, halos napapabayaan ko na ang sarili ko. Mapait akong napangiti habang inaayos ang suot kong bonnet. Nang maalala ko kung bakit ko nagawang magpakalbo. Hindi lamang dahil para sa kapatid ko.
Napansin ko rin kasi nitong mga nakaraang araw lang na unti-unting naglalagas ang buhok ko. Marahil dahil nga sa stress. Hindi ko na iniisip na may iba pang dahilan, kaya binabaliwala ko yun. Nang tuluyang maging normal ang paningin ko, kahit bahagya pa rin akong nakakaramdam ng pagkahilo, pilit kong ipinagpatuloy ang paglalakad. Hanggang sa marating ko rin ang silid ni Kathleen. Nasa 6th floor kasi ang ibinigay na suite sa kanya, kaya kailangan ko pang sumakay ng elevator bago ito marating. Mabuti na lang at hindi ko na kailangan pang umakyat ng hagdanan. Dahil kung doon ako inabutan ng pagkahilo, baka ikakabago ko pa kung bigla na lang akong nahulog sa hagdan. Bago pa ako tuluyang makapasok, pahangos na dumating ang isang nurse at doktor na hindi na ako nagawang pansinin pa dahil mukhang nagmamadali ang mga ito. Di yata't may emergency sila, dinaanan lang nila ako at napansin ko ang isa sa kanila ay ang doktor na sumusuri sa kapatid ko. Bumukas din ang pintuan ng silid ni Kathleen at nagkagulutan pa kami ng nurse na akmang lalabas mula sa loob. Tila natataranta pa ito. Bigla naman akong kinabahan. Oh, may problema ba, nurse? Ano nangyari? Mukhang may emergency yata. Ate, may emergency po talaga. Ang kapatid niyo po kasi. Ano? Bakit? Ano nangyari? Nasaan siya? Kaagad kong nilampasan ng nurse at tinungo ang kama ni Kathleen. Subalit kayo na lamang pagkabog ng aking dibdib nang hindi ko mahagilap ang kapatid ko roon. Wala si Kathleen sa silid na to. Napatakip ako sa aking bibig at muling humarap sa nurse. Sandi na lang kapatid ko? Halos panikipan ako ng dibdib nang sari-saring senaryo na nagsilambayan sa aking isipan. Dinala po siya sa emergency room, ma'am. Kanina lang. Nagka-seizure po kasi siya. Hindi ko na hinintay pang matapos at mabilis akong lumabas para tanungin ang kinaroroonan ng kapatid ko. Wait lang, ma'am. Bawal pa po kayo dyan. Kailangan ako ng kapatid ko. Ah! Bago pa akong muling makahakbang, muling sumakit ang ulo ko na tila pinipiga ito. Nanlalabo rin bigla ang aking paningin. Inalalayan naman ako kaagad ng nurse na sumusunod sa akin. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalala ang tanong nito. Ang kapatid ko. Ma'am, naku po, tulong, tulungan niyo ako, Miss Kate. Ang pagtawag nito sa pangalan ko ang huli kong narinig bago ko tuluyang nilamon ng kadiliman at bumagsak sa sahig. Bunso, lumaban ka para kay ate, ha? Lalaban din si ate para sa'yo. Ate, ate, gumising ka na. Nahihirapan na ako, ate. Pwede na po ba akong magpahinga? Ate, ate! Napabalik ko sa kunang bango na kaagad ding nasapo ang aking ulo dahil sa biglang pagkahilo ko. Gosh, ano ba yung nangyayari sa akin? Ba't parang galing ako sa pagkakalunod? Habol-habol ko rin ang aking paghinga nang tuluyang magising. Napakurap-kurap ako nang halos wala akong maaninag dahil sa panlalabo ng aking paningin. Nagawa ko pa yung kusot-kusutin hanggang sa unti-unti na rin luminaw ang nasa paligid ko. Akmang tatayo na ako ng maalala kong kapatid nang matigilan ako at mapatingin sa kamay ko. Ha? Bakit may dextrose ako? Nang ilibot kong paningin ko, nalaman kong nasa isang silid ako na may nakaharang na kurtina sa bawat gilid. Nasa isang public room ako marahil, pero wala akong naririnig na may ibang tao ron bukod sa akin. Huminga ako saglit ng malalim at napapikit muli. Hinilot-hilot ko rin ang aking sentido gamit ang available kong kamay. Ano bang nangyari bago ako napunta rito? Pilit kong inaalala ang mga nangyari hanggang sa luminaw yon sa aking isipan. Hinimatay nga pala ako. Marahil dahil sa overfatigue. Napakagat ako sa aking pangibabang labi. Muli akong sumandal sa unan na nasa aking likuran. Kinastigo ko ang aking sarili. Hindi ako nag-iisip ng mabuti kaya hindi ko na namalayang inaabuso ko na rin pala ang aking sarili. Paano ko nga pala maaalagaan at mababantayan ang aking kapatid kung magiging pabigat din ako? Halos masabunutan ko ang aking sarili. Sana okay lang siya. Taimtim naman akong nagdasal para sa kaligtasan ng aking kapatid. Gising na po pala kayo, ma'am.
Kamusta na po yung pakiramdam nyo ngayon? Bungad ng isang nurse na hindi ko namumukaan. Mukhang nasa ibang floor ako ngayon ng ospital. Dinala ng tumulong sa akin. Nakakahiya. Iniiwas ko ang aking paningin dito para hindi nito mapansin ang pag-iinit ng aking pisngi. Bahagya akong tumikim. Okay na ang pakiramdam ko. Medyo nahilan lang ng konti. Pero magiging maayos na rin ako. Hinimatay lang siguro ako dahil sa stress. Halos hindi ako makatingin dito ng diretso. Ngumiti naman ito sa akin at ang labas ng clipboard. Sa kachinek ang IV fluid na nakakabit sa akin. Mabuti naman po. Huwag po kayong mag-alala. Maya-maya lang darating na si Doc. Maghintay na lang po tayo. At siya na pong bahalang magpaliwalag ng tungkol sa... Nurse? Ang kapatid ko nga pala. Kamusta na? Iyong brain cancer patient na batang-bata. Don't worry, ma'am. Si Doc na po ang magsasabi sa inyo. Aalis na po muna ako para i-check ang iba pang pasyente. Sige po, mauna na ako. Kaagad itong nagpaalam na tila ba iniiwasan ang naging katanungan ko. Marahas naman akong napahilamos sa mukha at muling napabuntong hininga. Sana lang, maayos ang lahat at walang naging problema. Alam kong malakas si Kathleen at pang ilang beses pa lang namang yung nangyari sa kanya. But hopefully, she's just fine. Bunso, say ah! Ayoko sabi! Tinabi nito ang kutsarang may laman na ulam at kanin na isusubo ko sana sa kanya. Nagawa pa nitong umirap sa akin, sabay talikod nito, at hindi na ako pinansin pa. Pinagtutuunan na lang nito ng atensyon ang baby doll nito. Napabuntong hininga naman ako at pilit na hinahabaan ang aking pasensya. Pangatlong beses nang nangyari ang ganoong senaryo sa amin. Sa tuwing dumarating sa puntong hindi na ako halos matatandaan ng kapatid ko, mapait akong napapangiti. Sandaling niligpit ko ang tray na naglalaman ng tanghalian sana nito. Nang pinakain ito ng almusal kanina, halos sapilitan pa. Nagawa pa nga magpatulong sa nurse dahil kailangan pa nitong uminom ng gamot. Halos iturok na lang kasi sa katawan nito ang gamot para lang tanggapin niya. Kaya ginawa namin ang lahat para lang i-entertain ito. Sobrang hirap at sakit isipin. Pero ano pa bang magagawa ko? As long as lumalaban ang kapatid ko. Kahit dumating pa sa puntong permanente na niya akong hindi maalala. Basta, bumalik lang sa normal ang buhay niya. Mas pipiliin ko yon. Palihim kong pinunasan ang takas na luha ko sa aking mga mata. Akmang tatalikod na ako nang maramdaman kong may tumama sa binti ko. Kaya mabilis akong napatingin doon at napaharap kay Kathleen. Ibinato nito ang manika at halos manlaki ang mga mata ko sa kasunod na ginawa. Halos mabitawan ko ang tray na hawak ko, kaya dali-dali ko naman yung inilapag at pinuntahan ito. Kathleen! Anong ginagawa mo? No! Dali-dali ko itong dinaluhan nang magawa nitong pagkakalmuti ng sarili at nagawa pa nitong kagat-kagati ng sariling braso. Tuluyan akong napaluha at kahit nagpupumiglas ito, pilit ko itong pinipigilan. No! Huwag mo akong hawakan! Sino ka ba? Umalis ka rito! I want my papa! Hanggang sa halos magwala na ito, mabilis ko namang pinindot ang pulang buton na nasa gilid na lamang ng kama nito. Wala na akong magagawa kundi ang humingi ng tulong sa mga doktor. Shh! Baby! It's me! Your Ate Kate! Tama na bunso! Behave ka na please! Tahan na baby girl! Andito lang si ate! Pinipigilan kong mapahagulgol ng iyak dahil sa emosyong gustong kumawala. Napatingala ako sa kisame para lang pigilan yon. God, ba't naman po ganito? Please help us. Kate's point of view. I'm sorry, Iha, but your sister's current condition is behind her expectations. Although it's very uncommon for her age, it's still up to her own will and fate if she could still recover her memory about particular things. All we need right now is a miracle. Just pray for her. But first, take a rest as well. Iha, ang mga nurses na munang bahala sa kapatid mo. Trust them, hindi nila pababayaan si Kathleen. Sana huwag mo rin pababayaan ang sarili mo. Your sister needs you more than anything. Isa ako sa naging saksi sa paghihirap nyo. Kaya alam kong sobrang malulungkot ang kapatid mo kapag may nangyari sa iyong hindi maganda, okay? Pangaral pa nito.
Nagpapasalamat naman ako rito habang pigil ang aking emosyon. Akmang aalis na ito nang muling humarap sa akin. By the way, Iha, after 2 to 3 days, malalaman mo na ang resulta ng test. Let's pray that everything's just fine. Mauuna na ako, mag-iingat ka. Pahabol pa ng butihing doktor. Bagamat nakaalis na ito, patuloy pa rin itong nasundan ang tanaw ko. Sandali akong napako sa aking kinatatayuan na ngayon lamang mag-sink in sa akin ang tungkol sa tinutukoy nito. Parang nauupos na kandilang napaupo ako sa kalapit na waiting chair at tulalang tumanaw sa kawalan. Hindi ko lubos maisip na may posibilidad na lulubha rin ang lagay ko. Na ang simpleng pagkahilo at kakulangan sa dugo ay hindi lamang dahil sa simpleng pagkakasakit. Malamang may mas malalim pang dahilan. Sunod-sunod akong napalunok. Tila may bumikig sa aking lalamunan. Paano nang kapatid ko kung pati ako ay magkakasakit din? Hindi ko na alam ang gagawin at iisipin ko. O Diyos ko, huwag naman ho sana. Mas kailangan ako ngayon ng kapatid ko. Alam kong naging malaki ang pagkukulang ko at hindi rin ko rin sinasadyang makagawa ng pagkakamali. Pero ang lahat ng huyon ay pinagsisisihan ko na. Ama, kailangan ko ho kayo ngayon. Kailangan ho namin ang awa ninyo. Nagsusumamo po ako sa inyo. Napahilamos ako ng muka at panandali ang tumingala para supili ng luhang nagbabadya na naman sa pagpatak. Kailan nga ba ito mauubos? Bumalik ako sa silid ni Kathleen. Naabutan ko naman itong mahimbing na natutulog. Tinurukan ito kanina ng pampakalma para lang tumigil sa pagwawala at pagpupumiglas. Lumapit ako rito at marahang hinaplos ang pisngi nito. Nakatulog kaagad ito dahil marahil sa pagod. Napasulyap ako sa mga braso nito. Nababalutan yun ng benda. Hindi upang takpan ang mga tinamo nitong sugat sa pagkalmot nito, kundi para hindi na nito muling saktan pa ang sarili. Sinuotan din ito ng long sleeve at jogging pants bilang proteksyon sa maaaring magawa pa nito. Bakas din ang mga kalmot sa ilang bahagi ng mukha at leeg nito. Hindi ko aakalaing magiging ganun kabayolente ang kapatid ko. Nalaman kong maging ang pandaman nito ay naaapektuhan na rin. Tuluyang tumulo ang mga luha ko. Paimpit akong humahagulgol ng iyak habang pinipilit na hindi makagawa ng ingay. Patawarin mo si ate bunso. Please naman. Magpakatatag ka lang. Kaya natin to. Fighting lang. Bunso. Laban lang. Nagising ako dahil sa bagay na tila sumusundot sa aking noo. Kaya naalimpungatan ako at kumukurap-kurap. Nang luminaw ng aking paningin, napamaang ako nang makita ang masayang anyo ng kapatid ko. Pagkuway, nakarinig ako ng mahinang bungis-ngis, kaya napatingin ako sa tabi ko. Bahagya pa akong nagulat nang malamang naroroon ang madalas na kalaro ng kapatid ko. Milo? Ang ginagawa mo rito? Asan ang yaya mo? Kinukusot-kusot ko ang mga mata ko. Hindi ko akalaing makakatulog akong nakasubsob sa gilid ng kama ni Kathleen. Pero muli rin akong humarap sa kapatid ko nang maalala ang anyo nitong bumungad sa akin. Kathleen, okay ka na ba? Ano, nagugutom ka na? Ikukuha kita ng makakain. Tapos na po siyang kumain, Ate Kate. Magkasalo nga po kami kanina eh. Ayaw niya po kasing kumain ng mag-isa. Agad akong napaharap sa batang lalaki. Hindi makapaniwala. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa dalawa and then sa wall clock na nakasabit sa dingding. Mabilis na nanlaki ang aking mga mata. 9 o'clock na? Napahaba akong gayon ang tulog ko. Ni hindi ko na malayan ang pagpasok ng nurse at ng bata dahil sa himbing ng tulog ko. Hindi ka na po namin ginising kasi po sabi ni ate nurse, pagod daw po kayo, kaya dapat po hayaan ka naming matulog. Kwento pa nito na ikinamaan ko. Ganun ba? Pero sana ginising niyo na lang ako. Gusto ko sanang makita kung naging magana ba sa pagkain si Kathleen eh. Ibinulong ko na lamang ang mga huling kataga. Muli akong napasulyap sa kapatid ko. Tahimik na itong nagkukulay sa drawing book na binili ko rito. Nagkalambong ang aking mukha at halos manubig ang aking mga mata. Nakakaalala na kaya ulit siya?
Natatandaan na niya kaya ang ate niya? Panandalian lang ba yung nangyari kahapon? Bahagya akong tumikim para kunin ang atensyon niya. Bubunso, naalala mo na ba ulit si ate? Sabi po ng nurse, kayo po ang ate ko? Nasaan po pala si mama at papa? Bakit kayo lang po ang narito? May sakit po ba ako kaya ako nandito? Inosenteng saad pa nito na tila ikinaguho naman ang mundo ko. Napahawak ako sa aking bibig sa pagkabigla. Dapat inaasahan ko na yon, pero hindi ko pa rin mapigilang magulantang sa katotohanang hindi na ako naaalala pa ng pinakamamahal kong kapatid. Hindi ko rin inaasahang pati pala ang mga magulang namin ay hindi nito matatandaan. Paano ko sasabihin at ipapaliwanag sa kanya na matagal nang namayapa sila mama at papa? Mabilis akong nag-iwas ng tingin dito ng makabawi. Napatingala rin ako sa kisame para pigilang pumatak ang panibagong dulot ng sakit ng katotohanan. Wala sa loob na nilapitan ko ang ngayon nagtataka lang na si Kathleen. Mabilis ko itong kinabigat ni Yapos. Ate, may problema po ba? Yumakap din naman ito pabalik na tila nakikisimpatya. Gusto ko sanang ikatuwa yon pero hindi ko magawang magsaya dahil lamang sa nagawa na rin ako nitong pansinin. Naninikip pa ang dibdib ko dahil sa sobrang pait at sakit. Huwag ka mag-alala, bunso. Andito naman si ate. Hinding-hindi mawawala si ate. Hindi napigilang gumaralgal ng boses ko dahil sa pinipigilang emosyon. Okay po, pero nasan po ba sila mama at papa, ate? Meron din po ba akong mga magulang katulad ng bago kong kaibigan? Inosenteng tanong pa nito na puno ng kuryosidad. Hinarap ko ito at nagpalipat-lipat muli ang tingin ko sa dalawang bata. Nakamata lang at nananatiling tahimik si Milo. Nagpapasalamat ako at wala nang masyadong sinabi pa sa kapatid ko. Subalit parang gusto ko itong pagalitan dahil sa pagbanggit nito ng tungkol sa aming mga magulang. Napakamot naman ito ng ulo at nag-iwas ng tingin. Nag-guilty yata. Alam kong mas mauunawaan ito ang kasalukuyang sitwasyon ni Kathleen dahil sa edad 10 na ito. Pero mukhang likas talaga itong madaldal at palatanong kahit kalalaki nitong tao. At mukhang hindi nito kayang pigilan ang sarili. Sorry na, Ate Kate. Nagtanong po kasi siya eh. Hindi ko naman po kasi agad nalaman. Paliwanag pa nito na mukhang sinsero naman. Napabuntong hininga na lamang ako. Sana lang, hindi na mag-tantrums ang kapatid ko kapag nalaman niyang totoo. Paano ko nga ba ito papaliwanag? God, help me. Narito ako ngayon sa garden ng ospital na nasa ground floor. At nasa likod na bahagi yon ng gusali. Tula lang nakatanaw naman ako sa kawalan. Tatlong araw nang nakalipas at kanina ipinaalam sa akin ang resulta ng laboratory test ko. At halos hindi ako makapaniwala. Halos walang patid ang pagluha ko sa araw-araw na lumilipas. Kaya ngayon, halos matuyo na ang mga mata ko. Nanginginig ang mga kamay na itinaas ko ang manggas ng suot kong long sleeve polo. Obligado na akong magsuot ng mahahaba ang manggas. At madalas na rin akong magsuot ng pants para lamang matakpan ang ilan sa mga naging sintomas ng totoong sakit ko. And yes, I'm definitely a sick person now. Pinagmasdan ko ang ilang mga pasangbasta na lang tumubo sa ilang bahagi ng katawan ko. Kaya pala nung nakaraan lang ay matindi ang naging lagnat ko. Akala ko, iyon ay dahil lamang sa pagpapaulan ko. Nanggaling akong trabaho nung time na yon. Tuloy ang pagsasideline ko para kahit papano ay matustusan ko ang gamutan ni Kathleen at para na rin may pangkain ako. Nagpadala si Ninong nang malaman niyang nag-celebrate ng birthday ang bata. At ayon pa rito, late gift present nila yung mag-asawa. Pagkatapos kasi nilang tumulong sa pagpapakimo ni Kathleen, lumipad din sila kaagad ng ibang bansa para asikasuhin ang naiwan nilang business doon. Nagbabalak silang bumalik ng Pilipinas at dito na ulit mag-settle down pag natapos na nilang asikasuhin ang mga naiwan nila. Nagawa pa ngang magpa-deliver ng maraming prutas at pagkain ng mag-asawa. Binilhan din nila si Kathleen ng mga malalaking stuffed toys at books na gustong gusto naman ito. At kahit nahihiya na sa tulong at regalong walang patid nilang pinagkakaloob sa amin, wala akong nagawa kung hindi ang paulit-ulit na magpasalamat sa kabutihan nila.
Talagang hulog sila ng langit sa aming magkapatid. At ngayong nalaman kong may karamdaman din ako, handa na akong ipaampon ang kapatid ko kung tuluyan na itong gumaling. Isang session na lang ang kailangan. Alam kong gagaling din ang kapatid ko. May tiwala ko sa kanya. Hindi niya pababayaan ang nag-iisa kong kapatid. Mapapanatag na rin ang kalooban ko. Mapait akong napangiti habang hinahaplos ang mga bulaklak na nasa hardin. Naway maging kasing payapa nila ang mga susunod pang mga araw. Umihi pang malamig na hangin. Wala sa sariling nayakap ko ang aking mga braso. Bigla akong nakaramdam ng lamig. Inayos ko rin ang suot-suot kong bonnet. Brown naman ngayon ang kulay noon. Hindi sa nahihiya akong ipakita ang kalbo kong anit, kundi dahil sa napapadalas na rin ang nararamdaman kong panlalamig ng katawan. Bagamat nakapagtataka rin kung bakit ako pinagpapawisan sa tuwing magigising na lamang ako at bigla sa madaling araw. Iyon pala'y dahil sa may karamdaman din ako. I have leukemia in an early stage 3. Maaari pang maagapan pero hindi ko na ninais pang magpagamot at naising gumaling dahil sobra na ang perwisyong na idulot naming magkapatid sa mga taong walang ibang ginawa kung hindi ang tulungan kami sa abot ng kanilang makakaya. Tanggap ko na ang aking magiging kapalaran. Tanging hinihiling ko lang ay huwag pababayaan ang kapatid ko na mga gustong umampon sa kanya. Alam kong maiintindihan din ako ng bata balang araw kung bakit mas pinili kong sumuko at iwanan siya. Lumabas ako ng ospital para bumili ng maiinom at makakain na rin. Nagtungo ako sa isang convenience store na nasa kabilang kalye lamang na malapit sa entrance ng paggamutan. Nang makabili, akmang muli akong tatawid nang mamataan ko ang isang asong tumatakbo palabas ng isang vet center na nasa tabi lamang ng convenience store. Nanlaki ang mga mata ko nang tumungo ito sa direksyon ko, pero kaagad ding napahinto nang makarinig ng pagbusina. Subalit hindi ko inaasahan ang kasunod nitong ginawa. Mabilis kong nabitawan ang supot na naglalaman ng pinamili ko at patakbong hinabol ito. Hindi ko na inisip ang kahahantungan ng ginawa kong aksyon. Total naman, nalalabi na lamang ang buhay ko sa mundo. Mas hindi ko kakayaning may inosenteng hayop na mamatay. Kung may nagagawa lang rin naman ako, bahala na. Mabilis ko itong hinawakan sa collar nito nang makalapit ako. Dinig naman ang sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan at ingit ng mabilis ang pagpreno nito. Subalit, naging huli na ang lahat. Mabilis ko naman itong kinabig pakarga at pahagis na itinabi para hindi ito mahagip ng kasunod pang sasakyan. Ngunit ang naging resulta, nahagip ako ng isa pang humahagibis na sasakyan na tila walang pakialam sa kanyang dinadaanan. Nadali ako nito sa aking tagiliran na ikinatalsi ko naman sa isang tabi. Ah! Pakiramdam ko, naganda bali-bali ang aking tadyang dahil sa lakas ng naging impact ng pagkabunggu sa akin. Gumulong pa ako ng makailang beses at pati hayang tumigil. Napaubo-ubo ako. Pagguway, mariing na pakagat sa aking labi. Dumalo yung dugo mula sa aking bibig. Tulala akong napatingin sa kalangitan. Tila naman hidbigla ang buo kong katawan. Hindi ko na rin halos marinig ang mga sigawan ng tao sa aking paligid. Nanlabo ang aking paningin. Ngunit bago patuloy ang pumikit ang aking mga mata, bumungad sa nanlalabo kong paningin ang nag-aalalang anyo ng dalawang tao. May isinisigaw sila pero hindi ko gaanong maintindihan at naramdaman kong may isinuot ang isa sa kanila sa aking ulo. Hindi ko na malayang natanggal na pala ang suot kong bonnet. Hanggang sa... Unti-unting nagmulat ang mga mata ng dalaga. Pakiramdam niya, kagagaling lamang niya sa isang malayong paglalakbay dahil tila hinang-hina at hapong-hapo siya. Hanggang sa tuluyang sumikip ang kanyang paghinga. Doc, the patient! Biglang nag-ingay ang mga aparato at monitor na nasa kanyang tabi at tila nagkakagulo na ang mga taong nakapaligid sa kanya. Dali-daling kinabitan ng dalaga ng oxygen mask at halos higupin niya ang lahat ng hanging nagmumula roon hanggang sa unti-unti na rin kumalma ang kanyang paghinga kasabay ng monitor na naroroon. Naging steady rin ang pagtunog nito para ipaalam na normal na ang heartbeat niya.
Subalit ang mga tao nakapaligid sa dalagay, hindi makampante. Dahil alam nilang marami pang pagdadaan ng hirap ang kaawa-awang babae. Dahil sa pagkakabunggo nito, may posibilidad na lalong ikalala ng kanyang kondisyon. Muling nakatulog ang dalaga ng may drugs na iturok sa kanyang dextrose upang tuluyang maging stable ang lagay niya kahit naman papaano. Nang muli siyang magising, halos disoriented pa siya at wala sa sarili ng magmulat. Kumurap-kurap siya at ilang segundong natulala sa itaas ng kisame hanggang sa mambatid niya ang dahilan kung bakit siya sumapit sa ganoong sitwasyon. Akmang magsasalita na siya nang hindi niya magawang isatinig ang nais kumawala sa kanyang lalamunan. Sumihap-singhap siya at nagdesisyong bumangon. Pero halos mapapikit siya at mapangiwi dahil sa pananakit ng kanyang katawan, lalo na sa parte ng kanyang bewang. Ganun na ba talaga katindi ang pagkakabangga sa kanya? Halos pati ang kanyang braso ay hindi niya maikilos nang hindi pinipwersa. Oh God, why do I need to experience this? Kailangan pa po ako ng kapatid ko. At nang maalalang tungkol sa nakababatang kapatid, nagpumilit gumalaw si Kate upang makaupo lamang. Pinilit niyang sarili kahit napapangiwi siya sa sobrang kirot na nararamdaman mula sa kanyang balakang. Nagtagumpay naman siyang makaupo, ngunit hindi niya napigilang pagpawisan at hingalin. Napasandal siya sa headrest ng kinahihigaang kama. Mariin siyang pumikit. Pagkuway, suminghot-singhot. Tuluyang dumaloy ang ilang patak ng kanyang traidor na mga luha. Kasalanan mo to, Kate. Bakit kasi nagpakabayani ka pa? Ni hindi mo man lang inisip na may kapatid na nangangailangan pa sa'yo. Ano ngayon kung wala siyang maalala tungkol sa'yo? At least, natutunan kanyang kilalanin at harapin. Ngayon ka pa ba susuko? Nang marinig niya mga yabag na nagmumula sa labas ng pintuan, mabilis niyang pinalis ang kanyang taksil na mga luha sa marahas na paraan at pilit itinago ang naguumapaw na emosyon. Hinamig niya ang kanyang sarili bago hinarap ang panauhin na nung makilala niya ay kaagad siyang pinanlakihan ng mga mata. Ate! Bunso! Kate's point of view. Tulalang muli akong napatingin sa kawalan. Napapadalas ang pagkawala ko sa aking sarili dahil sa rami ng nangyari. Kasalukuyan ako ngayon nakaupo sa isang wheelchair. Dahil sa pagkabangga sa akin ng isang kotse, tumamo ako ng ilang bali sa tadyang at kabilang balakang. Maging ang mga binti ko ay naging paralisado na rin. At dahil dito, tuluyan akong hindi nakalakad. Permanente man o panandalian lamang, alam kong hindi na yun mahalaga pa. Dahil pareho lang ang kahahantungan ko. Hanggat humihinga pa ako, tuluyan na akong magiging isang inutil at walang silbi. Paano pa ako makakapaghanap buhay ngayon? Paano pa maibibigay ang pareho naming pangangailangan magkapatid kung ako'y nakatali na sa upuang digulong? Gusto kong sumigaw at magwala dahil sa kapaitang nararamdaman. Ngunit wala akong kayang gawin ng mga oras na yon. Mahina pa ako. At dahil sa ginawa ko, tuluyan na rin akong nawala ng pag-asa. Pero pinipilit ko pa rin ang sarili, kahit alang-alang na lang para sa kapatid ko. Naaalala ko ang masasayang ngiti nito nang makita ko. Hindi man ako nito tuluyang naalala, itinuring pa rin ako nitong ate. At alam kong naroroon pa rin sa puso ng kapatid ko ang pagmamahal nito para sa akin. Ipinagpapasalamat ko na ang bagay na yon. At kahit unti-unti na ako nangihina at ginugupo ng sakit, nagawa ko pa rin ngumiti para lang hindi magawang mag-alala ni Kathleen. Masakit para sa akin, pero alam kong magkikita pa rin kami nito at muling magkakasama. Mahirap para sa aking iwanan ng kapatid, pero sa tulong ng magiging bagong pamilya nito, alam kong kakayanin nito at magiging masaya rin ito kahit wala na ako. Iyon ang good news na nalaman ko mula sa doktor nito. Pagkatapos ng magiging last therapy nito, alam kong may pag-asang gumaling ang kapatid ko. Kumpara sa kasalukuyan kong kondisyon ngayon, at masaya na ako sa nalaman kong yon. Iyahatid ko na ba kayo, ma'am? Time na po para matulog.
Paalam sa akin ng nurse na siyang tumutulong magtulak na aking wheelchair. Naging gawain ko nang tumanaw sa kalangitan para makita lamang ang buwan bago ako matulog. Dahil sa pamamagitan lamang din ito, nagiging panatag ang kalooban ko. Bumuntong hininga ako at nagpatianod na lamang. 3 araw nang nakakalipas mula nang magising ako. At halos magtatatlong araw na rin akong nakoma dahil sa pagkakaaksidente ko. Kasabay ng pagdalaw sa akin ng kapatid ko, dinalaw rin ako ng taong tumulong sa aking maisugod sa ospital na nagkataong tiyuhin pala ng dalagitang may-ari ng asong iniligtas ko. Sobra-sobrang pasasalamat at paghingi nila ng pasensya dahil sa nangyari. Umiyak din ang babaeng pamangkin nito na kasalukuyan pang kalong-kalong ang alaga nitong Shih Tzu na asong iniligtas ko. Panay rin ang paghingi nito ng sorry na ikinangiti ko na lamang. Ipinaliwanag ko rito na hindi nito kasalanan ang nangyari dahil aksidente lamang yon at pareho naming hindi ginusto ang mangyari yon. Ang importante, ligtas na ang alaga nito at nasa maayos na kalagayan rin ako. Bilang pasasalamat sa kabayanihan ko raw, sinagot ng magtsuhin ang hospital bill ko. Pinasalubungan din ako ng mga ito ng iba't ibang prutas at pagkain. At kung nangangailangan daw ako ng tulong, wag lamang daw akong mahiyang magsabi at tumawag sa kanila. Nagbigay rin ng binata ng calling card nito na malugod ko na lamang na tinanggap. Nagpapasalamat din ako sa kabutihan nila. Hindi ko rin inaasahang magiging kaibigan ng pamangkin nito ang kapatid ko. Dahil nang hindi pa raw ako nagigising, dinadalo ng mga ito ang kapatid ko para samahan at kamustahin habang tulog pa ako nang malaman ng mga ito ang tungkol kay Kathleen. Gayunpaman, wala na akong magagawa ron dahil mabuting tao naman ang mga ito. Hindi ko na rin pinaalam o ipinaliwanag pa kung bakit ganoon ang naging kondisyon ko kahit parang gustong magtanong o mag-usisa ng lalaki. Hindi ko na kailangan pa ng awa mula sa kanila. Sapat na ang tulong na ibinibigay nilang kabayaran sa pagsagip ko sa inosenteng hayop. Nang malaman ng aking nino ang nangyari sa akin, kaagad na bumiyahi ang mga ito pabalik ng bansa. At kahit ano pang pagtanggi ko'y wala akong nagawa, silang umasikaso sa pangailangan naming magkapatid. Kahit nahihiya na ako dahil sa laki ng utang na loob namin sa kanila, wala akong nagawa, kundi muling tanggapin ang tulong na ibinibigay nila. Subalit kahit gusto akong ipagamot ng aking ninong para tuluyan akong gumaling, nagmamakaawa ko't nagmamatigas na hindi na kailangan pa. Pinakiusapin ko rin ang naging doktor namin ng kapatid na ilihim na lamang sa mag-asawang tungkol sa tunay kong kalagayan. Wala namang nagawa ang doktor, kundi ang pagbigyan ako nang makita ko nito na determinado at buo na ang loob. Ipinaliwanag ko na rin naman dito ang lahat at alam kong maiintindihan din ako ng aking kapatid. 1 month later, "Sweetheart, this will be your room from now on, okay? Do you like it?" "Talaga po? Ang ganda! Pero, teka po, hindi po ba kami magkasama ni ate sa iisang room?" Bumaling si Kathleen sa akin. Habang ako'y kasalukuyang tinutulungan ng family driver na mag-asawang magiging bagong mga magulang nito. Inalalayan ako nito na muling makaupo sa wheelchair. Nasa itaas na palapag ng bahay ang magiging silid namin, kaya kailangang may tumulong magbuhat at umalalay sa akin kahit ayoko. Walang guest room sa unang palapag, kaya wala akong naging choice. Napatingin ako sa kapatid ko nang mapansing na punta sa akin ng atensyon nito. Tumikim muna ang ginang bago sinagot ang bata. "Why? I thought you're a big girl now. Gusto mo ba ang katabi ang ate mo sa pagtulog?" Malumanay na tanong pa ng ginang. Tumangutong naman ang inosenteng si Kathleen. Bigla naman akong nakaramdam ng hiya dahil sa request ng kapatid ko. Hindi ko aakalaing ma-attach ito sa akin ng mabilis kahit wala itong gaanong maalala tungkol sa akin. "Why don't you ask your ate Kate? I'm sure papayag naman siya. And you don't have to worry dahil magkalapit lang naman ang room niyo parehas. So anytime, you can call your ate." Assurance pa ng ginang habang hinahaplos ang tumutubo na nitong buhok. Sa sobrang himalang nangyari dahil tila nagkaroon ng milagro at hindi naapektuhan ng radiation treatment pagkatapos yung malagas. Dahil 1 buwan pa lamang ay muli rin yung tumubo, ngunit may kanipisan lamang
Naging kulay light brown din ang pagtubo nito. Agad namang nagliwanag ang mukha nito at mabilis na bumaling sa akin. Bit-bit ang manika, lumapit ito sa akin. At gaya nga ng gustong mangyari ni Kathleen, madalas magkatabi kami nitong matulog. At sa bawat araw na lumipas, patuloy naman ang pagdalaw ng doktor at katulong nitong nurse sa bahay nila Ninong para sa aming gamutan. Kahit hindi ako pumayag na tuloy ang magpagamot, may mga gamot pa rin namang inire-reseta ang doktor sa akin para lamang hindi sumumpong ang sakit ko ng madalas. Gayunpaman, alam kong nalalapit na ang taning ko. Masaya na ako't nagpapasalamat sa maikling oras at panahong ipinagkaloob sa akin na makasamang kapatid ko. Dahil sa isang buwan na lumipas, unti-unti na rin nahuhulog ang katawan ko na siyang kapansin-pansin naman. Ngunit walang nagawa ang mag-asawa sa naging desisyon ko na huwag nang magpagamot pa. Dahil may sariling balcony ang silid ko na inuuko pa, hindi na ako halos lumalabas pa at doon na lamang naiisip ang lumanghap ng hangin at tumanaw upang makita ang tanawin sa labas. Dinadalhan na lamang ako ng pagkain ng nag-iisang katulong ng mag-asawa para hindi na ako kailangan pang bumaba. Minsan ay sabay kaming kumakain magkapatid, lalo na kapag busy ang mag-asawa. Sa balcony ng silid ko kami madalas ng kapatid kong mag-bonding. Sinusulit namin ang bawat oras at panahon. Masaya sana akong maranasan ang karangyaang kasalukuyan namin tinatamasang magkapatid ngayon. Kung sa ibang circumstances lang sana. Hindi ko naranasang makapag-relax kahit isang beses man lang mula nang mamatay ang papa namin. Kahit nga nung nariyan pa. Dahil nagmistula rin akong ina ng nakababata kong kapatid. Dahil naging busy sa paghahanap buhay ang aming ama upang itaguyod kami ng mag-isa nito. Kaya walang ibang naiiwan kundi ako lamang. Kaya pinagsabay ko rin ang pag-aaral at pag-aalaga sa kapatid ko. May mga time pa nga na dinadala ko to sa school hanggang sa tuluyan na nga akong huminto sa pag-aaral. Lalo na nung pati ang ama namin ay nawala na rin sa amin. Naging malaking dagok yon sa aming buhay. Pero alang-alang sa kapatid ko, nagpapakatatag ako at ginawa ang lahat para sa aming magkapatid. Naging ama't ina ko kay Kathleen hanggang sa magdalaga ako at malamang may malubhang sakit ang kapatid ko na mukhang namana nito sa namayapang ina namin. Kaya buong buhay ko, hindi ko halos naranasang magpahinga ng totoo. Iyong wala akong pinoproblema kung saan kukunin ang pagkain namin para sa susunod na araw. Kung saan ako kukuha ng pambili ng gamot sa tuwing sinusumpong ng sakit ang kapatid ko. Nagawa ko na ring tiisin ang sarili. Ang hindi kumain ng ilang araw para lang may makain ng kapatid ko. Ang magpuyat at magpagod ng sobra para lang sa kapatid. Tila wala akong kapagurahan dahil ang kapatid ko ang nagsisilbi ko ring lakas. Masilayan ko lamang ang masayang ngiti nito sa tuwing may inuuwi akong pagkain o paborito nito. Tuluyang napapalis ang nadarama kong pagod. Makita lamang ang kasiyahan sa kislap ng mga mata nito. Nasa simpleng bagay ay nagagawa naming pahalagahan. Paulit-ulit kong tinatanong ang itaas kung saan ba ako nagkulang, kung bakit kami pinarurusahan ng ganito. Pero hindi ako naninisi sa aming sinapit dahil para sa akin, pagsubok lamang ito. At alam kong darating din ang panahong maaawa sa akin ng Diyos. Hanggang sa humantong sa puntong nakagawa na ako ng isang pagkakamali na kaagad ko rin namang pinagsisisihan. Kaya hindi ko na pinagtakhan pa kung bakit malalaman ko na lang na dinapuan din ako ng malubhang karamdaman. Alam kong parusa na ito sa kasalanang nagawa ko sa paulit-ulit kong pagrereklamo. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi pinabayaan ng may kapal ang kapatid ko. At tinupad pa rin ito ang kahilingan ko. Kaya masaya na akong magpapaalam kung sakali. Walang naging anak si Ninong sa kanyang naging misis dahil sa may diferensya ito. Nagawa naman daw nitong magbuntis isang beses. Subalit nahulugan din hanggang sa inanunsyo na ng doktor na tumingin dito na hindi nga raw siya maaaring magbuntis pa dahil sa pagiging maselan niya. Maaari raw nitong ikamatay, kaya sa takot ni Ninong,
Hindi na niya hinayaan pa na sumubok silang mag-asawa. Kaya madalas din ang paggamit nila ng proteksyon. Mahal na mahal ng Ninong Kong na pangasawa niya. Kaya hindi nakatakataka na nang makita ng misis niyang kapatid ko ay kaagad siyang nagpapayag na ampunin si Kathleen. Pagkatapos nilang tumulong sa isinagawang therapy nito. Mayaman sila, kaya walang imposible sa kanila. Kaya masasabi kong hulog talaga sila ng langit sa buhay naming magkapatid. Ngayon, nasa mabuting kalagayan ng kapatid ko at may naghihintay ng future para sa kanya. Handa na akong mamaalam at magpahinga. Nalalabi na lamang ang mga araw ko. Pero natatakot akong magpaalam sa kapatid ko dahil alam kong hindi niya matatanggap ang gagawin kong pangiiwan sa kanya. Gayong nangako kami sa isa't isang walang iwanan. I'm sorry, bunso. Hanggang dito na lang si ate. Magpakatatag ka at patuloy na maging malakas. Kahit wala na ako, ha? Mahal na mahal ka ni ate. Pagkatapos kong haplusin ang manipis nitong buhok, hinalikan ko ito sa noo na mukhang ikinaalimpungatan naman ito. Ate, bakit gising ka pa? Pupungas-pungas na pagtatanong pa nito. Nginitian ko na lamang ito. Matulog ka na ulit, bunso. Pasensya ka na kung naisorbo ka na ni ate, ha? Aalis na si ate. Good night. Good night, bunso. Muli ko itong hinalikan sa pisngi at pilit na pinapabalik sa pagtulog. Pero ate, pwede pang tabi na lang tayo? Gaya po ng dati. Ani pa nito habang naghihikab. O sige na nga, kakantahan ka na lang ni ate kasi kailangan na bumalik ni ate. Big girl ka na, diba? Kaya sa susunod na lang, ha? Napasimangot naman ito dahil sa pagtanggi ko sa gusto nito. Pero po, that's enough. Now, sleep ka na. Pagputol ko rito bago ako nagsimulang nag-hum ng isang awitin habang patuloy na hinahaplos ang ulo nito para tuluyang makatulog. Hanggang sa dalawin na rin ito ng antok. I love you, ate. Huwag mo kong iiwanan, ha? Hmm? Bulong pa nito na tila nagsasalita sa kanyang pagtulog. Nabahagya ko namang ikinapitlag. Mariin akong napakagat sa aking labi at pinigilan ng nagbabadyanan namang mga luha na gustong kumawala. Marahas ko yung pinalis at marahang minaobra ang wheelchair na sinasakyan ko palabas ng silid na tinutuluyan nito. I'm so sorry, bunso. Hindi na matutupad pa ni ate ang pangako niya. Magpakabait ka sana. Hindi tuluyang mawawala si ate dahil palagi siyang nariyan sa puso mo. Maraming maraming salamat sa lahat dahil ikaw ang naging silbing lakas ko. I love you, bunso. Paalam. Ate? Ate? Kakain na raw. Ate, gising ka na po ba? Kumakatok si Kathleen ng makailang beses sa pintuan ng silid ng kanyang ate. Ngunit walang may sumasagot, kaya pinilit niyang pihitin ang seradora. Subalit, nakalak yun. Kaya wala siyang choice kundi ang muling bumaba at magpatulong sa Mommy Rhea niya para mapalabas ang kanyang ate. Nang mabuksan ng pintuan, gayon na lamang ang paggagimbal nila nang maabutang nakahandusay sa lapag ang ate Kate niya na malapit sa wheelchair nito. Ate! Kate! Sabay silang napasigaw ng ginang. I'm sorry. We did everything but she can't make it anymore. Condolence for your loss, Mrs. Oh my God! Napatakip naman sa bibig ang ginang nang malaman ng resulta ng doktor. Tuloy-tuloy na umagos ang kanyang mga luha. Maiksing panahon lamang na nakasama ng ginang ang dalaga. Ngunit napamahal na rin ito sa kanilang mag-asawa. Lalo na ang mister niya na ninong nito. Hindi niya alam kung papaano sasabihin sa kanyang asawang masamang balita. Kaya halos mapaluhod siya dahil sa pangangatog ng kanyang mga binti. Mami, ano pong nangyari? May problema po ba? Si ate po nasa na? Hindi pa po ba natin siya pupuntahan? Maayos lang naman po siya, diba? Sunod-sunod na pagtatanong ng walang kamalay-malay na si Kathleen.
mabilis namang nakabawi ang ginang at dito tinuon ang kanyang atensyon. Mabilis niya itong kinabigat, tuluyang napahagulgol sa balikat ng inosenteng paslit. Bakit po umiiyak kayo, Mami? Nalilitong tanong nito na halos madala na rin dahil sa pinapakitang emosyon ng ginang. I'm sorry, baby. I'm so sorry. Hon, what happened? Mabilis na nakalapit sa kanila ang humahangos na Ginoo. Ito naman ang sinugod ng ginang at yumakap ito ng mahigpit. Habang pautal-utal itong nagkwento, wala ang asawa niya nang isugod nilang dalaga sa tulong ng driver nila at tinawagan lamang niya ito kaya nakarating ito. Mabilis itong pumunta roon nang masense nitong may hindi magandang nangyari. Pero ngayong kaharap na ito ng ginang, halos hindi niya maituloy ang nais sabihin. Han, wala na si Kate, Emilio. Iniwan na niya tayo. Ano? How? Why? What happened? Sabay na napalingon ang mag-asawa nang makarinig ng bagay na bumagsak. Iyon ang manikang daladala ng batang si Kathleen kahit saan ito magpunta. Ate! Kathleen! Mabilis na hinabol ng natitigilang mag-asawa ang tumatakbong si Kathleen. Mukhang napagtanto na rin ito ang nangyari. Ate, ang daya mo naman. Sabi mo, hindi mo ko iiwanan. Nangako tayo sa isa't isa, di ba? Bakit ngayon nakahiga ka na dyan? You're so unfair. Paano na po ko? Sobrang lungkot ko, ate. Pero huwag ka mag-alala. I will be strong, ate. At thank you sa lahat. Hahayaan na kitang magpahinga dyan. I love you, ate. Nag-flying kiss muna ang batang si Kathleen sa puntod ng kanyang pinakamamahal na ate. Bago siya tumayo sa pagkakaluhod. Kath, baby, let's go na. It's going to rain na. Tawag sa kanya ng daddy Leo niya. Pero nahihiya pa rin siyang tawagan itong daddy. Hindi katulad sa kanyang mami Rhea na mabilis niyang nakapalagayan ng kalooban. Nandiyan na po. Bago siya tuluyang umalis, muli siyang lumingon sa puntod ng kanyang ate. Bye-bye, ate. Mag-iingat ka rito, ha? Nagawa pa niyang kumaway rito kahit alam niyang hindi naman siya masasagot ng kanyang ate. 1 week nang lumipas mula nang tuluyang mamaalam si Kate sa kanyang kapatid. At para tuluyang makalimot, nagdesisyon ng mag-asawang lumipat ng tirahan. Pinili nilang mag-settle down sa kanilang probinsya sa Palawan, kung saan alam nilang magugustuhan din ang kanilang anak. Charan! Nagustuhan mo ba? From now on, dito na tayo titira. Opo, salamat po, Mami. Nahihiya pang sambit ni Kathleen sa kanyang bagong mommy. Masaya siya dahil ito ang umampun sa kanya pagkatapos siyang iwan ng kanyang ate Kate. Biglang nagkalambong ang kanyang mukha at napansin naman ito kaagad ng mommy niya. Oh, bakit mukha kang malungkot? Hinaplos nito ang buhok niya na unti-unti na rin kumakapal. Wala po, mommy. Naalala ko lang po kasi si ate. Kagat-labing nag-iwas siya ng tingin. Hindi naging hadla ang pagkalimot niya dahil sa kanyang naging sakit. Dahil nakatatak na sa kanyang puso ang kanyang pagmamahal sa ate. Bumuntong hininga naman ang ginang at niyakap siya nito. Hinaplos-haplos din ito ang kanyang likod. Don't worry, baby. Your ate must be in heaven now with Papa God. And she's now happy for you dahil alam niyang hindi ka na nag-iisa pa. I'm here now. Muli siya nitong iniharap at pinakatitigan sa mga mata. Talaga po? Aha. And from now on, I can also be your ate kapag namimiss mo siya. Ate mo na ako at mami mo pa rin, di ba? Kiniliti siya nito kapag kuwan. Hanggang sa nagulitan na sila nito at naghabulan na siya namang ikinatawa ng batang si Kathleen. Masayang masaya siya dahil nabigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng pamilyang magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Oh, can I join you girls? Mukhang nagkakatuwaan. Daddy! Mabilis namang lumapit ang bata sa Ginoo at yumakap dito.
Oh my! You called me Daddy? Really? So, bati na ba tayo? Daddy nang tawag mo sa akin eh. Ngumisi ang Ginoo pagkatapos nitong ibaba ang hawak at kinarga ngayoy nakanguso ng si Kathleen. Siguro po? Kunway patanong pa niyang sa Adna, ikinahalakhak lang naman ito. Hanggang sa ito naman ang nangiliti sa kanya. Napuno ng tawanan ang bagong bahay na kanilang nilipatan. Tanda ng isang masayang simula ng kanilang pagsasama. Wakas.